Grabe akong estudyante. Isang simpleng estudyante na punong-puno ng pangarap. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral para malayang punong sa kahirapan ng aming nanay at mga kapatid. Bata pa kasi ako, iniwan na kami ng tatay ko, sumama sa isang babae. Dahil ng tatay ko, napilitan tumanggap ng mga trabaho, mabibigat, ay may pakain ng sari. Kaya nasabi ko sa sarili ko, pagdaki mo, pag ako nakapagtapos, iaaw ko sila sa kahirapan. Pero ang lahat ng mga pangarap kong yun, ay biglang nawala. Dahil sa isang pangyayari dumating sa buhay ko, may wawasak at nisira sa mga pangarap ko. Nakulong ako sa ilang pagpatay. Ang masakit, habang buhay na pagkabilang ko, naging hatol ko. Gabo ko sa yung tao napatay ko eh! Kung hindi niya inamak at tinahit ang pagkatao ko, hindi sana mangyayari ang ganito! Na kesyo raw mahirap ako at hindi nababagay sa espiral pinapasukan namin, hindi sana mangyayari yung ganito. Sa alas ng mga panahon ito, nakakatulong na ako sa nanay ko. Sa loob ng kulungan, doon ko naramdaman ang hirap ng kalooban kung paano malayo sa mga taong mahal mo. At sa loob din ng kulungan, dito ko natutunan kung paano maging matigas, maging bato, maging matapang. Dahil sa loob ng kulungan, maraming taong matatapang, maraming taong mapangapi, walang alam iisipin kung hindi ang sarili niya kapaanan. Sabi ko ng sarili ko, hindi ako papayag at tutulan sa mga taong sinasaktan niyo. Lalaban ako. Nangyari nga yun. Kasi isang araw, namalaya ko na lang, isa na ako sa inirespeto at ibinagalit sa loob ng kulungan. Nakala ko naman, kapag nangyari na yung mga iniisip ko, may respeto na ako at katakutan. Hindi ako makakaramdam ng kalungkutan. Hindi pala. Kasi sa tuwing maaalala ko ang pamilya ko, kapatid ko, anak ko, nalulubot din ako. Minsan, magiging masaya rin naman. Lalo na naalala ko ang mga kapatid ko. Ulitan, harutan, paano ko sila turuan ang mga assignment. Saya. Naalala ko ang nanay ko naman. Sa tuwing dumarating yung oras na nagkakasakit ako, nandiyan siya para bantayan ako. Nandiyan siya para alagaan ako. Nandiyan siya para sayipin ako ng gamot. Tatabihin niya, anak, pagaling ka. Para pagpagaling ka na. Para pagkatahan sa lugar na gusto mong puntahan. Siya! Minsan yan naisip ko, sana ako na lang yung tinatalaw nila. Sana ako na lang yung niyayakap nila. Nang maramdaman ko naman yung yakap, yakap na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Yakap ng isang ina na hindi nangyayari dito sa akin. Sa dahilalan hindi sila makapunta dahil sa hirap ng buhay. Sa ngayon nga, hindi ko na alam kung kumakain pa sila sa tamang oras. Hindi ko rin alam kung kilala pa nila ako. Sabit na akong makita sila. Kailan pa sila makikita? Paano mapabuti ang aking sarili rito? At kung paano bakuhin? Para matapos man yung sintensya ko, pagkaroon ako ng pagkakataong makalaya, at makasama ang pamilya ko, alam ko na kung ano ang tama at mali.